ng anak ni Pangulong Duterte na si Paolo na ngayon Vice Mayor ng Davao City ang nag-uutos sa kanila. Minsang pinahanap daw sa kanila ni Paolo ang isang taong nakaaway niya sa kalsada. Sabi niya hindi. Bahala kayo dyan. Tinuluyan namin. So ang sinabi niya, bahala na kayo dyan. Anong pagkakaintindi mo dun sa bahala na kayo dyan? Eh, dahil hindi niya sinabi na dalhin sa istasyon, kami na lang ang papatay. May inarbor din daw sa kanila si Paolo, isang Charlie Tan na may KTV sa Davao at usap-usapan sangkot sa droga. May pinasabay daw si Tan sa mga kargamento ni Paolo na mga furniture mula sa China. Suspecha raw ni Paolo may droga kaya pinasundan daw ito kay Las Cañas. Pero nang dumating ang kargamento, bigla raw inarbor ni Paolo si Tan. Sumamaraw ang loob ni Las Cañas dahil ang dalawang araw niyang kapatid na sangkot sa droga, pinapatay niya. Tumawag si Vice Mayor Pulong, ang sabi niya sa akin, arbor ko na lang ni Bro. Ako na bahala kay Charlie. Dito nagkaroon ako ng maraming iniisip. Siguro kung hindi ako gumawa ng isang maling judgment call sa mga kapatid ko, kung inarbor ko din ang mga kapatid ko, baka buhay pa ngayon. Minsang may pinapatay din daw si Paolo Duterte na kaalitan ni Tan na isang Taiwanese kasama ang dalawang Pilipino. Ang lakad na ito, alam din daw ni PNP Chief Director General Ronald De La Rosa na nadistino noon sa Davao City. Ang comments ni Bato sa akin, parang elimination of competitors. Ang sa isip-isip ko, hindi pala dingin sa kaalaman namin, nagiging mga pot soldiers kami ng mga drug lord. Ang pahayag ang anak ni Pangulong Rodrigo Duterte at Vice Mayor ng Davao na si Paolo Duterte. Kaugnay na mga testimonya ni retired police officer Arturo Las Cañas. Ayon sa kanya, mismong si Las Cañas na ang umamin na hiningi niya ang tulong ni Senator Antonio Trillanes IV para mabawi niya ang kanyang mga testimonya sa Senado noong nakaraang taon. Ipinapakita lang daw nito na si Trillanes talagang nasa likod ng mga isiniwalat ni Las Cañas na hindi lang idinadamay ang pangalan ng Pangulo sa mga Dimanoy summary killings, kundi ang pangalan rin niya at maging mga kaibigan sa Dimanoy illegal drug trade. Makikita raw na desperado si Trillanes sa pagpapabagsak sa kanyang ama na si Pangulong Duterte at pinagkakakitaan lang daw ng senador ang kontrobersya dahil pabagsak na ang kanyang political career. Sa pagkakaalam mo, bakit po sa pagkakaalam mo, dinala mo sa bahay? Sa bahay. Ngayon. Sa bahay. Sa bahay. Bahay. Sabi ni Matubato, dinala niyo raw si John Bersabal sa golf course? Hindi po. Sa Matina? Sa bahay namin dinala ni Mayor. So pagka ma-recall ko, mayroong pinalo si Mayor sa golf course si Joe William Yamin. Maaring hindi kaya na-mix up niya yung mga... Pwede po, kasi kasama ko noon si Edgar eh. Sabi niyo po, foot soldier lang si Matubato. Tama ho ba? Sinabi niyo sa inyong affidavit. Opo, yun ang. So sabi mo, kaya hindi lahat ng sinabi niya totoo. Opo, yun. Sito naman ni Senador JVR, sito na posibleng may sama ng loob si Las Cañas kay Pangulong Duterte. Hindi raw kasi pinagbigyan ng administrasyong Duterte ang tatlong negosyong gustong pasukin ni Las Cañas. Ang operasyon ng Small Town Lottery, pagbubukas ng terminal ng sasakyan at quarrying. May impormasyon din daw si Ejercito na gustong pumwesto ni Las Cañas sa Bureau of Customs matapos siyang magretiro nitong Disyembre. Sabi pa ni Ejercito, pinagbantaan din ni Las Cañas ang chairman ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Kasi i-explain ni yung anak ni Chairman Corpus na yung tatay niya na-threaten ng mga malalaking financial dito sa Luzon. And then, sinabi ni Kapitan Bacquerel, treat lang pala ang kapalit para maokihan yung mga pagkisa. Then sinabi ko rin, edi i-treat na lang natin yung tatay mo para maokihan din ang pagkisa nila ni Kapitan. Ganun, Mr. Chairman. So, maraming lumapit sa'yo,
Maraming lumapit. Malakas nga ito kasi sinasabi na very close kay Bayo Duterte, ngayon presidente. Kaya talagang bumahay yung mga lumalapit sa iyo at yes, sumasama ka naman. Yes po. Sa kasamaang palad, anong score? Zero po. Zero po, Mr. Zero. Yes po. Pero hindi naman daw sumama ang loob de Las Cañas. Sumama ba yung loob nyo? Nagtampo kayo? Hindi po, Mr. Chairman. Hindi ba normal sa tao yung magtampo? Natalaki. To say to contempt, Mr. Chairman, Mr. Las Cañas. I object, Mr. Chairman. I object to the contempt. 1 minute suspension before we rule on the motion and the objection. At matapos ang isang minutong suspension. After I talk to my colleague, Majority Leader Senator Soto, binabawi ko po yung motion ko. Para i-contempt sa kabibigyan natin ng pagkakataon for an explanation. I will explain that properly in the floor, not here. We're giving him a chance to explain himself. Expert na si Attorney Rowena Daroy Morales ng UP Office of Legal Aid, mahalaga ang pagsasala at pagkilati sa mga detalye ng testimonya. Napaka-macho kaya na sabihin, pinatay ko silang lahat. Binugbog ko silang lahat. Depende na eh. Ewan ko kung anong mawawala sa kanya. Now, kung bakit niya kailangan sabihin yon, or ano ang magiging benefit sa kanya. Kung gusto mong sabihin, inutusan lang po ako. Sorry, inutusan lang po ako ni Mr. X. Napatayin niyan, 200 na yan. Sino yung 200 na yon? At kailan ka inutusan ni Mr. X? Hindi ko rin alam po yon. Eh, yun na siguro ang mga dapat natin tanungin. Ngayon nakikita naman po natin, no, sa mga ganyang klaseng mga salitaan, at lalo na dito sa Senado, na may mga nagtatanong na dito pumupunta, may nagtatanong na dito pumupunta, nagiging political inquiry ito. Sa usapin ng pagbabaliktad ni Las Cañas, sabi ni Attorney Daroy Morales, ang unang dapat tignan ay hindi yung una o pangalawang pahayag, kundi ang mga nangyaring nagtulak sa ganitong pagbaliktad. So mag-iisip ko ngayon, bakit kaya niya sinabi na nagsinungaling siya? Anong kahihinatnan ng kanyang pagsasabi na nagsisinungaling siya? Di ba kayo nang gusto niyong tingnan? Hindi po ba? Sa korte, okay? Pag nakakita kami ng recantation, ang una namin tinitignan, eh bakit siya nag-testify ng gano'n nung unang pagkakataon. Nung namin nakita, ay, binayaran pala ng kabila. Ay, binantaan pala nung... In other words, hindi buo yung... or hindi voluntary at buo yung kanilang mga sinasabi. Lumapit pa siya ng pusa sa isang tao para magsabing nagsinungaling siya. Alam ba natin yon? Ay, ewan ko ako, hindi ko alam. Or... hinanap pa siya at talagang totoo ba yung sinabi mo, bakit ba, etc. Tapos naglabas ng baliktad yung sinasabi niya. Hindi natin alam. Para naman kay former UP College of Law Dean Attorney Pacifico Agabin, pasan ni Las Cañas na patunayan ang kanyang mga bagong pahayag, lalo't kabaligtaran ito ng mga nauna niyang sinabi under oath. Ang rulings ng Supreme Court yan sa mga witnesses na bumabaliktad,